Sir, ito po yung setup. Bali, ito yung pinaka... Ayan, sir, nag-move na siya. So, ang gagawin niya, mag-move siya ng... tinan niyo po yung tray. So, una mag-move siya ng ganyan. Then... pa-left side na naman. Then... so, mag-stay siya dyan, sir, ng 2 hours. Bali, dito sa testing, sir, gagawin ko lang muna siya ng 35 seconds kasi matagal pag 2 hours natin. So, sa testing, para makita nyo lang siya na mag-stay siya ng ganyan. Pero 35 seconds lang yan, sir. So, pag sa actual na, magiging 2 hours siya. So, yan, sir, mag-stay siya. And then, mamaya pag nag-on, sir, titingnan nyo po ulit yung movement. So, ngayon, sir, kung makikita nyo naka... kung naka-slant siya ng papuntang right side. So, tingnan natin mamaya. So, ito sir, nag-on ulit. So, ang gagawin niya is maglilipat siya pa ganyan. Then, uulit-ulit siya doon sa kabila. Pero, mag-stop siya dapat sir sa kabilang side na. So, dapat yan sir, mag-stop na siya. So, yan, nag-stop na siya, sir. Mag-stay ulit siya dyan, sir, ng 2 hours. Kung makikita nyo, nag-move lang siya left-right, then mag-stay na siya. Then, sa next nyo na naman na on, left-right ulit. So, i-kompleto lang natin, sir. So, sir, by the way, yung reference ko dito is naka... naka-horizontal yung parang dowel niya ng sa motor. Ito kasi yung maximum niya na pwedeng i-left or i-right. So, ngayon sir, nag-on ulit siya. So, maintindihan yung dowel sir, nag-move siya ng paganyan. So, yung reference niyan sir, before po kayo mag-on, dapat naka- horizontal siya na side. Yun kasi yung parang pinaka highest niya na side. Ayan sir. So mag-stop ulit siya dyan sir ng 2 hours. Sa actual na yan sir ha. So ngayon nakaprogram lang siya ng ganyan sir. Kasi para lang makita nyo yung testing natin na, nag-stay siya sa isang lugar. Kasi paghihintay natin yung 2 hours. Pag ipaprogram mo siya ng 2 hours sir, matagal siya sir. So yan po. So, ganyan lang yung magiging move. So, again, sir, dapat, before kayo mag-start ng auto mode, dapat naka-horizontal yung dowel ng motor para, kumbaga, sir, ito, yung tray mo is naka-maximum siya dun sa pinaka-left or pinaka-right niya. Okay, so, ngayon, sir, ulitin natin. I mean, nag-on ulit siya. So, kung may iba pa kayong concern, advice na lang. Basically, ito lang. Ito, sir, yung on time niya. Yan na po yung exact. Yan, exact na po yan yung on time. Tapos, yung off time na lang yung i-reprogram natin. Kasi, dito, for demo purposes, 35 seconds lang siya. So, yun, sir. Kung may concern ka pa. By the way, sir, isiship ko siya na nakabacklash to, so hindi ko siya nagawa ng video, pero sa YouTube sir mayroong video kung paano mag-assemble. So pa-check na lang during assemble. So i-disassemble ko siya sir during shipment. Tapos sir, gagawa rin ako ng diagram para sa manual, para before kayo mag-start ng auto mode, naka-horizontal muna tong dowel. Kasi yan sir yung reference. Kasi pag hindi siya naka-horizontal sir, hindi magtutugma yung swing niya sir. Kasi naka-base lang tayo sa time sir eh. So dapat naka-horizontal siya sir para eksakto talaga yung movement niya. So pag naka-vertical siya sir o naka-side, naka-slant, hindi siya maximum yung pagkaka sideways nito, left or right.
So, dapat horizontal siya, sir, yung dowel na yan. So, ganyan po dapat yung position niya. Before mo i-start yung auto mode. So, yun, sir.